Okay guys, sobrang exciting kasi sinarado ulit ng Tech House yung page niya. Hey guys, my name is Zach and this is Gigi Fistbump. Isa sa paborito kong channel sa YouTube is si Scammer Payback. Sa channel na yun, makikita nating pinupunterya ni Pirogi ang mga walang konsensyang scammer. Now, in the Philippines, talamak na talamak ang PS5 scam pages tulad ng Tech House at Gadget Mix. Sobrang dami ng followers, sobrang dami ng reaction sa mga posts, talagang pinagagastusan ang mga ads upang makascam ng tao. What if, imbis na puro hearts or legs ang mga ibabaw, tagtara naman natin ng angry reacts ang kanilang mga sponsored posts? Tara na at punterehin natin ang Tech House PH. By the way guys, gusto nyo ba makatipid on the latest PS5 or PS4 titles? Dying Light 2, Sifu, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Gran Turismo 7, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins. Tuloy-tuloy ang paglabas ng mga AAA titles ngayong Feb to March. Pero alam naman natin na mahal din na bumili ng games brand new. At kung patronizer ka naman ng second hand, kailangan mo pa lumabas o mag-effort na ibenta yung mga larong natapos mo na. Well, if gusto mo makatipid, narito ang GG Fistbump Digital Game Rental Page para sa'yo. For just 1/4 the price or less, makakalaro ka na ng PS4 or PS5 titles digitally through game sharing. That's so cheap! God damn! May 1 month, 2 weeks, at 1 week options that can suit your playstyle. So ano pang hinihintay mo? Look for Zach Darwin GG Fistbump and send a message today. Link will be in the description. Now back to our video. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Facebook page ng Tech House PH, pati na rin ng Gadget Mix, and ito yung dalawang biggest Facebook scammer pages dito sa Pilipinas. So they have a large following, almost 35,000 sa Gadget Mix, habang sa Tech House, almost 60,000 yung kanilang followers. And kung titignan nyo, active na active sila sa pag-post ng content sa kanilang mga pages. So yung latest na post nila, parehong meron silang paraffle giveaway ng iPhone at ang dami-dami ng reactions. Okay? So, titignan muna natin yung page transparency ng both pages. So, makita natin na currently running ads itong Tech House PH, and if we go to the ad library, okay, whoa, may 7 ads na ang Tech House currently running February 6. Okay, so meron silang pa iPhone, mga PS5. Gago, talagang ginagastusan itong page na to, ha. Okay, let's look over at Gadget Mix naman. Page transparency ulit. Then, nagra-run rin siya ng ad. So, go to ad library. And, 14! Mas marami pa to. Mas marami siyang ads compared to Tech House. Pero halos pareho rin yung binuboost nila. So, ito merong MacBook Air, iPad, PS5. Grabe yung talagang pinagagastusan tong scam na to. Marami na rin siguro na loko to, so may pinaghuhugutan ng budget. So tulad nga na nabanggit sa title ng video na to, we will be sabotaging itong mga PS5 ads ng Tech House PH and Gadget Mix. Okay, so ganito yung magiging background. Makikita natin na maraming likes, maraming love, maraming wow. Pero susubukan natin tadtaran ng angry reacts itong pages na to. So ano nga bang impact kung matadtad natin ang angry reacts sa mga page na ito? Well, first of all, mas matimbang ang impact ng angry kaysa sa likes. When the ads reach people and makita nilang ang taas ng angry percentage, they will become curious as to why negative ang feedback ng mga posts na ito. Red flag ito, meaning there's something wrong and it will spark conversations. This is automatic negative press on the page, kaya ito yung ginawa natin. We'll start first with, ito yung mga PS5 lang gigigil talaga rito sa naka-boost na to eh. Let's look at the ads. Okay, so simulan na muna natin dito sa ad nila on the PS5. Click lang natin ito para makapunta sa post. Okay, ito na yung post. So, meron siyang ilang likes?
126 likes, 103 hearts. So, ang gagawin natin siguro, dagyan natin ng 150 na angry reacts. Copy ko lang itong URL na to. Punta dito. Okay, so lagyan natin ng angry reacts, $3 per 1,000. So, lagay ko yung link. Sa quantity, 150. So, that's 45 cents. Meron akong $33 dito ngayon. And then, submit. Okay, tignan natin kung magkakaroon ng 150 na angry reacts dito sa post na to. Habang nandito na rin tayo, angry natin. Ilan na ba yung angry dito? Tatlo pa lang. Ayan, refresh. And, ayan! Uy! Oh my God! Ito na! 175 angry reacts dito sa PS5! Success! Success! So, good dito. Ano pa ba yung mga ads niya? Dalawa yung ads niya nung PS5 na yun. Pati ito. Okay, so, babalik tayo rito. Ito naman yung puntirahin natin. 93 lang. Lagyan natin ang 100 angry reacts. Okay, click natin to. Order tayo ulit. Lagay ko lang link ng post. Lagyan natin ang 100 na angry reacts. So, 30 cents. Then, submit. Refresh natin. Hintayin lang natin na pumasok ang angry reacts sa isang post. Pero habang nandito na rin naman tayo, isabotage na rin natin itong banner ng PS5. Siguro sa ano to? Sa Green Hills to banda. Feb 5 Pinos. 12:44 AM. Click natin to. Okay. Copy ko lang itong link na to. 79 na likes. Tagtara natin ng angry. Okay. So ilagay ko ulit yung link. Tapos, lagyan natin ng 100 angry reacts. Again, that's 30 cents. Then, submit. Successful ulit. So, yan. Nakatatlong post na tayo na puro angry dito sa Tech House. Syempre, dapat maging angry tayo dito sa Tech House PH. So, refresh natin ulit. Okay, so nandiyan pa rin yan. Okay, puro angry. Angry na rin natin ta. 366 na angry! Oh my God! Punta naman tayo sa gadget mix. So sa gadget mix, ang dami talaga rito oh. Mga iPhone. Okay, so ito yung mga kawawa itong mga pinagagraban ng photos. Grabe ito, mas malaki yung 9,500. Pagka-share, 138 shares. Ang daming naluloko rito na Pilipino. 5,500 na hearts. Medyo malaki-laki to boy. Titirahin na ba natin to? Challenge accepted. Ito yung pinakakawawa eh. Okay, so if we really want to make an impact, copy and paste natin to. Let's see what we can do. 5,500 na angry reacts on your way, dude. That's $16. That's about 825 pesos. Ito yung pinakamalaking ad nila ngayon. Submit. What? Quantity more than 2,000. Di pala kaya more than 2,000. So, 2,000 muna tayo. $6, 300 pesos. Submit. Okay, lagay natin ulit yung link and another 2,000 on your face. Another 300 pesos gone. Submit. Okay, so ito na yung third batch natin ng 2,000. Hopefully, ma-overcome na natin to. So, $6 ulit and meron pa tayong $12. So, isasubmit natin. And boom! In your face! So, dapat malagpasan natin tong gadget mix na to ng angry reacts and ayan! 5,900, almost 6,000 na angry reacts on this post. Galing ha? Mas malaki na siya than hearts. Okay, let's go back to Tech House PH. Ooh! 1, 6,
Alright, kausapin natin itong tekos. How to pay down payment. May available pa po ba? Alright, so nag-respond na si Tech House sa ating question. Kausapin natin siya. So, hi sir, ako po yung naglagay ng mga angry reacts sa post mo. Kaya ko siyang ilagay sa mga sponsored mo. Huwag po kasi kayo mag-scam. Next na gagawin ko is to trace your IP address. So, ano yung mga pinadala nating screenshot? Okay, 63 and 16. Okay, ano kaya magiging reaction nito? Ang next na nito, ibablock tayo niyan. Okay, so hindi naman endless yung budget natin, pero at least we've made a dent on the major campaigns ng Facebook pages na to. A few moments later. Okay guys, sobrang exciting kasi sinarado ulit ng Tech House yung page niya. Ayan, nung nakita niya yung mga screenshot ko, boom! Deads ang Tech House ulit. Wala na, nawala si Tech House. In your face, man. Kanina nag-respond pa siya, pero ngayon, kinaig niya na ulit yung kanyang page. All thanks to me. Kung gusto niyo pa rin i-support ang campaign na to, share this video. Paramihan natin yung angry reacts sa pages na to. So yan guys, napa-deactivate natin. In the meantime, ang Tech House pati na rin ang Gadget Mix. Nasira ang mga posts nila eh. Turn off yan sa target audience pag makitang nangingibabaw ang angry or sad react sa mga binibentang produkto. May expense nga lang siya, so far over 2,600 pesos ang nagastos ko with the angry and sad campaign. Now I know pwede ito mapanood ng mga scammer, but I wanna clear out na yung pag-trace ng IP address, hindi ko yan kaya gawin at wala yan sa skillset ko. Basically, tinakot ko lang sila at ininis dahil napabaho lalo ang kanilang page. Jahe rin yun ha, nag-boost sila. Umabot ng almost 6,000 ang hearts ng papromo nila na overtake pa. Red flag na yan definitely sa makakakita. Now what we can do pag lumabas ulit yan is to report the page para masarado na yan ang tuluyan. So if you want to report pages katulad nito, bagong gawa lang, yesterday lang siya ginawa, just go to page transparency and then you can also report page. Tapos pwede mong sabihin scam or fake page. Tapos fake page or pretending to be another business. Pagka ganito, pwede mo nang itag yung ginagaya niyang business. Then send. Kung kaya nating going back to zero, i-back to zero natin ulit ang mga scammer pages na yan. And finally, kung kayo pala ay na-scam, report to the NBI Cybercrime Division. Ito yung kanilang direct line and local extensions. And with that, I think we're done. If you found this video helpful, interesting, or entertaining, please leave a like and subscribe to my channel. Then hit on that notification bell for more content just like this. Thank you again for watching. Again, I'm Zach, and this is Gigi. Fist bump. Whoa.